Hello! Pag-usapan naman natin ang pagkakaiba ng skills vs. talent. Okay? So, define muna natin ang skills. Sa Grolier International Dictionary, sabi niya, it is an art, a trade or technique, particularly one requiring use of the hands or body. So when you say you are skilled, you are expert. Okay. So what is talent naman? Ang talent is a mental or physical aptitude. It is specific or natural or acquired ability. Okay. So mas madali ba siyang maintindihan? Okay. Sabihin na lang natin, skills is what you acquire. Okay. While talent is what you are born with. So, ika nga, ang talento ay likas na kakayahan. Naiuugnay ito sa genetics o pambihirang katangiang minamana sa magulang. Okay. Like, yung pagpapiano ko yan, nananalaytay na siguro nga sa genes ko. Dahil ang lahi ng parents ko, yung father ko, plays the piano without the notes. O widow rin siya. Widow. Okay? So, yun ang tinatawag na likas na kakayahan. Okay. Yung skills naman, okay, kunyari ako, nagwido ako. Okay. Pero kung magpa-practice ako na magpa-practice na magpa-practice, mai-improve ko yung talent ko. And doon na papasok yung skills, okay? Magiging expert ka na. Now, kung mag-aaral pa ako ng may notes, yun, skills, talent, plus skills, maganda. Kailangan talaga i-improve mo ang iyong skills. Mag-focus ka rin, okay? Well, sabi nga nila, hindi ako nag-focus sa aking pagpapiano, pero satisfied naman ako kasi maraming skills akong alam, okay? Skills and talent. Ano-ano ba yung mga, kaya sinabi ko, Skills Unlimited by Pressy. Ano ba yung skills and talent na sinasabi kong nasa akin, okay? Hindi ko po naman pinagmamayabang. Kaya ko create itong vlog na to para ma-encourage ang mga katulad kong seniors na gusto namang maglibang din at hanapin yung talent nila. Pwede. Basta mayroon kang desire. Okay lang po. Okay. Playing or tinkering the piano. Nung bata kasi ako, edad ako, 5 years old, nakitaan na ako ng talent. I play widow. Pag meron narinig na akong music, takbo ako sa piano, natutugtog ko. So, yun, talent yun. Okay? 5 years old pa lang. So, nakitaan ako ng lola ko. Sabi niya, sige, i-enroll ko kayo kay Ma'am de la Merced, sabi niya. So, 2 summers ko siya. Aged naman ako, 7 years old, 2 summers. And then, huminto na ako. Basta pag gusto kong tumugtog, tutugtog lang. And then, nagkaroon lang ako ng formal schooling talaga nung nag-enroll ako sa Yama School of Music. Then, Yama School of Music, now Yupanco Music Academy, ng tinatawag na Integrated Music Course. Wherein, doon ko naman nakuha yung kung paano magturo din. Magturo sa mga bata especially. Kasi naging teacher din naman ako sa isang franchise nila. Okay. Ano pang talent meron ako na masasabi ko namang bakit Skills Unlimited? Marunong din po akong mag-drawing,
mag-sketch at mag-painting, painting sa canvas. Ang aking medium, first medium ko noon is oil. And then oil, and then acrylic, and watercolor. Pero mahirap ang watercolor, so mas nag-concentrate ako sa acrylic kasi yung acrylic mas madaling ma-dry. Okay? What about other skills? Cooking. Ang cooking din, skills din yan. So, kung gusto mong magluto, then magluto ka, mag-concoct ka, sarili mong version. Okay? So, siguro, parang gusto ko rin maging chef. Ano pang skills meron? O, syempre, kung meron kang talent, skills sa music, o, pwede ka rin singing. Nagturo naman ako ng liturgical music. Choir, pagka-choir. Instrumentalist sa church. So, kumbaga sa ano, liturgical music, pangsimbahan. At yung mga pop music, pwede rin tayo doon. Okay? Ano pang skills meron? Photography? Pero konti lang yun. Nag-aral lang ako ng konti para lang ako matuto nung mga basic lang. Kung paano mong operate ng camera. Noon kasi meron pang ano eh. Meron ka pang ina-adjust-adjust eh. Ngayon, high-tech na. So, hindi mo na kailangang adjust-adjustin kasi dito pa lang sa cellphone eh. Maganda na kuha mo eh. Diba? So, ano pa? Aside from playing, working ka rin the piano, painting, sketching, cooking, meron din po akong typing skills. Alam niyo, ma-share ko lang. Yung pagta-type, nung nag-aral po kasi ako, BSDA accounting po ako, okay? Yung pagta-type, meron akong kaklase noon na nag-o-office na siya, okay? So, meron akong typing 1. Typing 1 and 2, 2 semesters yun. Pagka mag-i-exam na kami, siya, magta-type na, go! Sa likod ko siya, disturbed ako kasi tak 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 blag blag zing zing tak 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 blag blag zing zing. Samantalang ako, anong mode yung pag-type ko? Adagio mode. Anong adagio? Slow motion. Kaya pag sinabi ng teacher, stop, sabi niya, kawawa naman ako. Kaya yung 60 words per minute, hindi ko kaya. Eh, nung magtrabaho naman, nauso ng ano, electric typewriter. Tapos, nabot ko din naman yun sa computer. Pero yun na nga, ang henerasyon natin ay kakaiba sa mga millennials na ngayon. Okay? Ano pa ang skills? Kasi, old school nga tayo. Meron din tayong bookkeeping skills. So, syempre, sa accounting din. Kasi, BSBA accounting. Sabi ko nga, certified plain atchay na ngayon ako. Ayoko na ng papel-papel. Ayun pala, papel din ang kaharap ko. Mga music score, okay? Ano pang talent? Ano pang talent ang na-discover ko sa sarili ko? Paggawa ng kanta. I compose my own songs even without notation, okay? Ang tawag daw doon, nabanggit ng isang faculty noon, sabi niya, if you can compose song without the notation, ang tawag doon, you are an illiterate musician. Illiterate? Saan pakinggan? Illiterate? O siya, sige. O di ngayon, para hindi ako maging illiterate musician, sinubukan kong mag-notate. Okay? Eh, hindi naman din po ako ganun kagaling mag-notate. Ang bagal kong mag-notate. So, mag-compose na lang ako ng kanta without the notation.
Still, that is another skill. Okay. What about dancing? Ah, nag-aral din po kami niya nung isang kaklase ko noon sa Yamaha, si ano pangalan, nakalimutan ko na. Nag-enroll kami sa Rebecca dancing school. So, kahit pa paano, sabi ko, hirap naman, tug-tug-tug-tug lang. Kumakatayin pa ako, gusto ko sumayaw. So, yun, gaaral kami. Ilang hours din yun, ilang sessions, ilang siguro mga 12 sessions, ganun. Cha-cha, swing, etc. Pero pag hindi ka naman laging sumasayaw, wala. But, ang pinaka gusto ko, cha-cha and boogie. Tango, pwede rin. Pero, alam niyo, sa totoo lang, ang nagdadala, yung lalaki. Kung marunong yung lalaking isayaw ka, syempre, kahit malaki, masarap sumayaw. Pa-exercise din yan, pampa-checksy. Okay? Ano pa ang skills na pananahi? Skills din yan. Nag-aaral na naman din po ako sa Slims Fashion and Art School. Noong mga panahon na sawang-sawa na ako sa accounting, okay, nilagyan ko ng tinatawag na pang break ng monotony. So, nag-aral ako sa Slims Fashion and Art School. Ang alin? Pananahi. Okay. Pero bago pa ako nag-aral, marunong na akong manahi. Nung nag-aral ako, hala, compute-compute, kung ano-anong mga kailangang compute-compute pa, gawa ka ng pattern, nalaman ko lang. Kahit na paano, yung basic natutunan ko. Simula nun, tinamad na ako. Iniwan ko ang sewing. Okay. Ano pa po? Hair dressing. Do you know that I cut my own hair? Ako din ang nagkukulot ng aking hair. But since senior na ako, ayok na ng kulot-kulot. Eto, I cut my own hair for so many years. Nakalibre ako. Hindi ko naman tinitipid ang sarili ko. Nasubukan ko din ang magpa-ayos ng buhok sa Ricky Reyes, sa Davis Forever, kay Encarnacion. Okay? Pero, pag tumatagal na, tayo mo namang, ano, sabi ng teacher ko sa Slims, ba't pa kayo nag-aral-aral dito kung sarili mong ulo, hindi mo kayang gupitan. Kumuha ka ng salamin sa harap at sa likod. So I do it. You know how to pull it down, you know how to, ang tawag doon, itaas mo. So, huwag ka lang, ingat ka lang kasi baka masugat ka sa bunting. Nevertheless, ay okay naman po. Nung una, razor ang ginagamit ko. Pero ngayon, okay na. Wala nang papansin dyan kung hindi pantay. Pantay naman siya. So, okay pa rin. Still, hairdressing is a skill. Okay? What about... Uy, ito ang gusto kong pasukan. Pinangarap kong maging Novavilla. Gusto kong palitan. Novavilla, sorry ah. Kung makita mo itong ano ko. Gusto ko talaga acting. So, pag December sa Philippine Tourism Authority, because nagtrabaho naman po ako doon. Pag December, nagpre-present kami ng mga ng skits. Okay? So, mahilig ako. Gawa ako ng skit. Kaya pag December, nakakatawa. May mga nakakatawang skit kami na ika nga eh. Siguro nga may desire ako na gumawa ng skits. Tapos, natutuwa naman sila. Kaya masayang buhay. So lahat ng talent meron ka, lahat ng skills meron ka, i-develop mo. Okay? Ngayon, kung... tinatamad ka, ay wala kang magagawa. Kung ayaw mag-focus sa isa at gusto mo lang ng konti dito, konti doon, at least, you know, you enjoy life doon
sa skills na binigay sa iyo ng Panginoon. But remember na sabi nga nila, nasa sayo yung ano, hawak mo ang oras mo. So para mo ma-develop ng husto katulad ng pagpiano ko, aba, hours po ang kailangang upuan mo. Sabi nga nung isang composer or isang nagtuturo o yung expert talaga, aba, you have to have at least 12 hours. Ha? Huh? Eh kung hanap buhay mo naman, eh para kumain ka, mahirap yung nakaupo ka lang para doon sa gusto mong maging katulad ng ni Kleiderman or Cecil Licad kaya. Ang gagaling, ano? Pero, yun po. I hope na naibigay ko ng konti yung explanation kung bakit. Sabi nga nila, yung ini-encourage ko ang mga seniors na tulad ko na pwede nating i-develop pa kung anong talent meron tayo. Magsipag lang tayo. Eh, kung tatamad-tamad ka, wala ka lang ginawa, kundi aray ko, aray ko, aray ko. Puro aray maririnig mo, eh, wala. Pero syempre, sabi nga nila, kung, passion, ano tawag doon? Kung passion mo ang pag-painting, then do it. Kung passion mo ang pagtutugtog, then have it. Okay? So, kasenyor ko, life is what you make it. Okay? I hope okay ito sa inyo. Comment, share, and subscribe. Marami pong salamat. Skills Unlimited by Pressy GT. Bye!